Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Sa linggong ito ay atin ding ipinagdiriwang ang mabathalang awa ng Panginoon. Ang linggo ng banal na awa o Divine Mercy Sunday. Tunay nga pong ang awa ng Diyos ay walang hanggan. Walang katapusan ang kaniyang habag at kapatawaran. Hindi nauubos. Patuloy-tuloy ang pagdaloy. Sinasalamin sa Ebanghelyo sa araw na ito ang banal na awa ni Jesus Nazareno. Nagpakitang muli ang Panginoong muling nabuhay sa kaniyang mga apostol at pagmasdan ninyo. Hindi niya sila inakusahan ng kanilang pagkakanulo at kawalan ng pananampalataya. Ipinakita ni Jesus Nazareno ang kaniyang mga kamay, ang sugat sa kaniyang kamay, hindi upang sisihin at pagalitan ang mga apostol, kung hindi upang ibuhos ni Jesus Nazareno ang kaniyang awa sa kaniyang mga disipulo, para tiyakin din sa kanila na para sa kanila ang mga sugat sa kaniyang mga kamay, na kahit ano pang lalim at dami ng sugat, hindi yan katatakutan ni Jesus Nazareno, alang-alang sa pag-ibig niya sa ating lahat, na ang mga sugat na ito sa kaniyang mga kamay ay sa bandang huli ang magdadala sa atin sa buhay na walang halanggan at kaligtasan na ating inaasam. Opo, ang mga sugat ni Jesus Nazareno sa pamamagitan ng kaniyang mabathalang awa, mapagbabago nito ang ating puso at kalooban. Uulitin ko po, sa pamamagitan ng banal at mabathalang awa ni Jesus Nazareno, mapagbabago nito ang ating matigas na puso at kalooban. Narinig natin sa ating Ebanghelyo ang nagdududang si Tomas. Si Tomas mismo sumisimbolo sa bawat isa sa atin. Maraming pagkakataon tayo pong lahat kagaya ni Tomas, punong-puno ng pangamba at pag-aalinlangan sa ating buhay. Ang puso niya ang laman, pagdududa, takot at pangamba. Nabigo si Tomas na maniwala agad
dahil sa katigasan ng kaniyang puso. Para sa kaniya, ang tanging pagkakataon upang maniwala siya ay makita ng kaniyang dalawang mata na tunay ngang si Jesus Nazareno ay nabuhay. At nang magpakita na nga si Jesus Nazareno, agad-agad siyang naniwala. Ngunit pansinin po ninyo ito, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, hindi lamang po dahil sa kadahilanang ang kanyang mga mata ay nabuksan kaya siya agad naniwala, kung hindi ang mismong pagtatagpo nila ni Jesus Nazareno. Ito po ay isang inkwentro sa banal na awa at habag ng Diyos. Nagbago agad ang kanyang pananaw at kalooban. Natunaw ang kanyang matigas na puso. Kaya't anong winika niya? Panginoon ko at Diyos ko. Kaya kung ating mapapansin sa mga sandaling iyon, si Tomas nagliwanag. Nagliwanag ang kaniyang puso at kaisipan. Kaya nga mga kadiboto, kung tayo po ay laging takot, kung tayo ay laging tulala, kung tayo laging nagdududa at walang pakialam sa buhay, ibig sabihin noon, nananatili at pinipili natin ang kadiliman. Subalit huwag tayong mag-alala. Ang liwanag patuloy na magniningning. Ang liwanag laging magtatagumpay laban sa kadiliman. Diba sabi nga sa lyrics ng isang sikat na awitin, isigaw mo sa hangin, tumindig ka at magsilbing, liwanag sa dilim. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ito po ang misyong ipinagkatiwala sa atin ni Jesus Nazareno. Ito ang misyon na ipinagkatiwala niya sa kaniyang mga apostol at disipulo, na tayong lahat naway magsilbing mga liwanag sa gitna ng ating mundong puno ng kadiliman. Kaya nga masasabi nating ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno ay ang tunay na liwanag at ang tunay na pinagmumulan ng awa at pagmamahal. Ang ibig sabihin noon, ang pagiging liwanag natin upang ipalaganap ang mabuting balita, humihingi lamang tayo ng tunay na liwanag sa tunay na bukal na pinanggagalingan ng kabutihan, awa at kagandahang loob. At ang bukal ng awa at liwanag ay walang iba kung hindi si Jesus Nazareno. Kaya nga kailangan nating ipagkatiwala ang lahat ng ating pangamba, ang lahat ng ating pag-aalinlangan, ang lahat sa ating buhay, ihabilin at ipagkatiwala natin sa dakilang awa ni Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi rin po sana nating tatandaan na ang taong naliwanagan na ni Jesus Nazareno dapat marunong magbahagi ng awa at habag sa kapwa.
tayo pong lahat na pininyagan at sumasampalataya sa kanyang kapangyarihan, tayo ay kanyang kinaawaan at kinahabagan. Anuman ang madilim nating nakaraan, kayang-kaya tayong patawarin ng banal na awa ni Jesus Nazareno. Hindi mahalaga sa kanya ang ating madilim at masalimuot na nakaraan. Ang mahalaga sa kanya, buong puso at buong pagpapakumbaba na tayo'y nagbabalik loob sa kanya. Sapagkat tanging awa at pagmamahalang ni Jesus Nazareno, ang saka huli-hulihan ay ang siyang magliligtas sa ating lahat. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.